So welcome po sa ating first Anti-Calvinism Seminar. Okay. Ang title po natin is Whosoever Will Believe. So maintindihan nyo lang po yung tatlong katagana yan. Okay na kayo? Ulit-ulitin natin kasi yan ang totoo, whosoever will believe, di ba, will be saved. Ang Calvinism, kabalik ka lang. Sabi, yung iba lang daw ang maliligtas, yung iba, hindi kayang maniwala. Ganyan ang sinasabi nila. So, bakit negative tayo, pasto? Kasi nga, pag naintindihan mo minsan yung kalaban natin, di ba? Kung alam mo, kalaban yan, iiwasan mo na. Okay? So, ngayon, yun ang pag-aaral din buong araw. So, ang ating pinaka-verse is John 3:15-16. Alam niyo na yung 16, di ba? Ready, my God, go. For God, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So sa Revelation 22:17, sabi dyan, ito na ready, no? Pero yung sabi dyan, ito yung alas ulit na sa verse eh, sa buong Bible. Okay, inulit pa yung mensahe ng Bible. At sabi dyan is, and the Spirit and the Bride say, come. So kahit sino ka pa, punta ka lang sa Panginoon. Amen? Yun ang mensahe ng Bible eh. Especially sa mga unbeliever. So, and let him that heareth say, come. Okay? Kung narinig mo yung salita ng Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos, punta ka lang. Kasi yan, and let him that athirst come, nahuhaw ka, salita ng Diyos, punta ka lang. Kaya salamat, andito kayo. Iba sa atin, sana, ginagasawa, di ba? Nakita natin iba natin kasama, nagasawa na. Hindi ko alam kung inaayawan nila. Diba, lahat na ginagawa natin, di ba? Para lang, ayan, matulad, salamat, may mga bago tayo dito, sana, ganun din yung uhaw nila, salita ng Diyos. Na kaya ako, nung nag-start din ako sa church, may time din na tinatamad ako, pero naisip ko, kailangan ko ng Panginoon na may salita niyo. Kaya, punta ka lang. Okay, sabi dito, and whosoever will, let him take the water of life freely. Kasi may parang open invitation siya ng Panginoon sa kahit sinong tao. Amen? Amen. At ang kabaligtaran nito, yung Calvinism nga, parang sinasabi nila, hindi ka makakalapit sa Diyos. Yung iba daw, hindi makakalapit sa Diyos. So, yun ang pag-aaral natin buong araw. Napaka-deligadong doktrina niya, kaya pag naaral natin ito nung buong araw na ito, kahit bata pa kayo, nasabi ko sa inyo, ma-identify niya pag may nagsabi sa inyo, si Kristo ay namatay lang para sa piling tao. Mali yun. Alam mo agad, mali yun. Okay? Ano ko may mga mali nila? Okay, may kita natin lahat. Again, welcome and good morning. So, hindi pa ito yung presentation ko. So, again, yung verse natin today, ay lang po tayo, may limit pagkain. Mamaya, magkatanong tayo, may konting games. May ginalaman pa rin po sa ating seminar. Okay, ano yung seminar, Pastor? Yung seminar ay parang ganito, pagtitipon na kung saan. Sino nakapunta ng King James seminar? Sino wala? Wala kayo bago sila, wala ka, no? So yung King James seminar natin, yun naman ay pinag-aralan ng King James, yung tamang Bible sa English, and then yung mali. So iniisa-isa natin yan para matalim sa atin. So, sino tayo? Wala tanong? Sino yan? Yung tanong? Andahan niya yan. So, haba ng balbas, no? Ayos rin yung panahon ulit. Hindi ko na ready yung panahon. Kabisado ko naman, si John Calvin. Andahan niya yan, ha? Hindi naman sinasabing bimonyo siya, pero may malaking kakamali siya, no? At nagkakamali na Kristiyano po yan, ha. May sinasabi na Kristiyano siya. Galing po sila ng Catholic. Okay? So, nung mga time po nila, ay karamihan ng tao sa Europe ay Catholic. Bakit? Kasi yung uso eh. Hindi, actually, ganun na yun. Nung una, mga paganismo yan. So, hindi niniwala kay Jesus. Kaso, yung mga Kristiyano, nung namatay na si Jesus, di ba, bakit sa langit, nabuhay magmuli, naiwan na yung mga apostol. Hirap na hirap sila, konti lang sila. Pero dahil nagsipag sila, sinamahan sila ng Diyos, kumalat ang Christianity. Sobrang kalat niya, pinapatay na sila, hindi sila naubos.
Kasi mga pangyari ng gospel eh. Ngayon, ginawa ni Satanas, gumawa siya ng counterfeit religion. Sabi counterfeit, kinopia yung tunay. Okay? Eh yun yung Roman Catholic. Okay? Kaya Roman niya kasi ginayan sa empire. Pati yung hierarchy niyan, yung style nila, pag hindi nag-agree sa kanila, pinapatay nila. Tama ba yun? Kung nag-soluinin tayo dyan, tapos hindi nag-agree sa atin, pinapatay ba natin? Soluinin, may dalang balit eh, no? Si Muhammad, ganun. Bawalin nga nila yan, padala sila ng messenger, tapos convert to Islam or die. Ganun yun. Pag lumaban yun, sasakupin nila kung kaya nila. So, maling-mali yung ganun. So, anyway, ito sa Catholic. So, yung Catholic, sobrang sumigat na. Kasi ano na eh, bukod sa ginagamit nila yung salita ng Diyos, pero ginagamit din nila yung kapangyarihan nila. So, halos lahat ng tao, Catholic na. Kasi syempre, may lumalaban yung mga tunay na Kristiyano, ayaw doon. Okay? At I believe, ito sa mga sina Calvin, ito yung sa mga lumaban sa kanya. So, na-influensyahan sila ng mga tunay na Kristiyano. Okay? Pero ito, so ito, tunay na Kristiyano ba ito? Hindi. Hindi pa rin, kasi na-influensyahan lang sila. Parang ganito, mali lang si Rosan ay hindi mabait. Mali lang ha. Simping illustration lang para sa mga bata. Tapos nahawaan siya ni Julia, pagkasama niya si Julia, dahil mabait si Julia, bumabait din siya. Pero hindi malalim yung kabutihan niya kasi talaga naturo sa kanya, kunwari lang. So pag wala na si Julia ngayon, ano nangyari kay Rosan? Mabalik yun. Okay? Yung pagiging maldita niya, hindi ko yun ha, kunwari lang. So ganun actually, sobra yung influence ng Christianity sa buong mundo. Yung ibang mga hindi naman Kristiyano, kunwari Kristiyano na rin sila. Ganun nangyari. Ngayon pala, pakibigyan yung gusto nyo yung notebook nyo. Wala po akong papel na nag-print dahil nagka-problema ako sa aking printer. Dito lang ako nag-print. Pwede yung, pakibigyan na lang sila na ng mga notes kung gusto nila, lapis, saka papel. Okay? Hindi na lang. Tutuloy ko, kwento kay Calvin. So siya ay Swiss. Ah, sorry, French siya. Pero nag-station siya sa Switzerland kasi nga sa persecution. Inuusig sila, gusto siyang patayin. Ganun po yan ang kwento niyan. So kaya, bandang huli, may mga kasama pa siyang ibang tinatawag na Protestant. Mga Catholic sila dati, umayaw sila sa Catholic. Kaya tawag sa kanila, Protestante. Umayaw sila, okay? So, maganda ba yun, mga pangit? Ha? Tama ba yun o hindi? Yung humiwalay sa Catholic? Medyo, tama-tamang mali rin eh. Kasi ang mali, una doon kasi yung Catholic, ginawa nilang state religion. Mali yun. Hindi mo pwedeng pilitin yung tao sa religion. Amen? Kilalaan mo si Jesus! Kumawag ka kay Jesus, pwede ka maggawin yun. Hindi pinilit na kita, hindi rin totoo yun, di ba? So kaya napansin nyo, di ba, kasi na-share natin sila sa Sarah last Sunday, hindi natin sila pinilit, di ba? Ganun lagi ang Christianity ng tunay, walang pilitan. Okay, so ano pa nangyari kay Calvin? Matalinong tao. Kaso nga, dahil hindi na-share ng tunay na Kristiyano, ibig sabihin, nung nag-share sila, nakakilig-kilig na lang, maganda yung Christianity na yan. In-embrace din nila, pero hindi siya na-save. Okay? Hindi siya naligtas. So, sino naligtas na dito? Oh, hindi ligtas yung iba, nakikinig eh. Okay, na, dito yung teka niya sa akin, kahit may ginagawa kayo, okay? So ito ang ginawa niya, unahin ko lang to kasi para itatanggi kasi ng ibang Calvinisto. Okay? Pero ito ang sinabi ni Calvin, John Calvin, about sa kaligtasan ng kaluluwa, sabi niya, by predestination, we mean the eternal decree of God. Kung sinabi predestination daw, ang Diyos ang gumawa nito. Ano sinabi ng Diyos? By which He determined with Himself. Okay? Siya daw ang nag-isip, ang Diyos daw ang gumusto at gumawa. Anong ginawa niya? Whatever He wished to happen, kahit anong bagay na gusto niya. Hindi naman totoo yun.
Ano dito magkakamali yan? With regard to every man, all are created on equal terms. Medyo tama pa rin, di ba? Sabi dyan, but some are preordained to eternal life. Others, eternal damnation. Sa Tagalog, yung ibang tao daw ay inordina. Pag sinabi ordina, may mili ako dito. Gusto ko, ilan tayo ngayon lahat? May ating 100 tayo. Gusto ko yung 50 dyan sa langit, yung 50 sa impyerno. Sige, pili ako dito ng sa langit. Okay, natira, impyerno na. Ganun na sinasabi ni Calvin, tama ba yun? Umpisa pa lang patiin na, di ba? Pero lalo pa natin pag-uusapan niya mamaya, akali natin kung bakit maling-mali yan. And according as each has been created, okay? Yung iba tao, isa-isa tayong nilikha ng Diyos, tama yun. Kaso, ang pagkakalikha daw dati yun nga, ikaw sa impyerno pa, nilikha kita, pa sa impyerno. Wala kang magagawa. Ikaw, nilikha kita, basta sa langit ka. Ang Diyos daw nagganong, yung sabihin, may, ang Diyos, yung iba gusto niya mapunta sa impyerno. Yun daw, sabi nila. Ni Calvin, okay? We say that he has been predestinated to life or death. Yung nga, iba, may destin, talaga dinistin. Alam yung destino, di ba? Yung mga tatay nyo, alam nyo? Yung mga sundalo, for example, pag may mission sila sa Mindanao, walang uwian nyo, di ba? Kasi dinistino sila doon. Sinabi yung boss, dyan kayo, ha? Hindi nyo? Kaya kahit nasa na si tatay, wala. Nasa, di ba? Ang sila mga gawa kasi dinistino sila doon. Sabi ng Calvin, yung mga kanyang alipores, sabi niya, ganun daw ang Diyos. Dinistino yung iba sa langit, dinistino yung iba sa impyerno. Patay. Ating mali, di ba? So, umpisa pa lang yan, pero mamaya makikita natin. So, yan, sinulat niya sa kanyang libro. May copy ako niyan dati, hindi ko makita ngayon. Pero libro na yan, matagal na kasi yan. Book 3, chapter 21, section 5. Okay? So, hindi nila pwedeng tanggihan, iba tinatanggi nila yan. Pag sila'y naiipit mo na parang mali yun, itatanggi nila yan. Hindi naman kaya pininiwalaan namin, yung sinabi ni Calvin eh. At dyan sila, yun na yung pinascale sa kanyang mga lipore. So yung kanyang mga naturuan, pag naturuan nyo, yung iba doon, pag hindi ka wise, sino taga magligtas mo? Sino taga magligtas nyo? Si Pastor ba? Pag may sinabi ako mali, sino susundin nyo? Si Jesus o si Pastor? Si Jesus dapat sila. Kasi nga, hindi iligtas. O yung iba na brainwash. Mas usunod sila kay Calvin. So, nagkamali rin sila. Kaya ako, pag nakita nyo mali ako, tignan nyo sa Bible, sabihin nyo rin ako, mga mali ako eh. Pero malabo pa yun. Ang laki-laki nyo siguro, may mga pansin na rin kayo mali, sabihin nyo ako, amen? Pero siguro doon yung hindi ako unahan. Pero, who knows, di ba? So, ganyan. Pag nagkamali ka, dapat magkano ka na agad, magbago ka na. Anyway, ito na tayo. Ito dasin pa lang po tayo. Bakit wala akong audio? Sorry. Okay, pakibasa po nga. Ready? Go. Justice. Justice is the vigilance or administration of what is just, especially by the impartial adjustment of conflicting claims or the assignment of merited rewards or punishment. Ayun, galing yung basa. Okay, sabi ng justice, kung sumasama kayo sa amin ng soul winning, di ba, nalala niya, Sarah? I-explain ko yung justice kasi napaka-importante niyan. Sobrang importante, pag walang justice, ubos tayo. Wala nang kwenta, huwag ka na rin mag-isip. Diba, parang sinasabi ko kanina, kung impyerno ka rin lang, magpapakabuti ka pa ba? Sa impyerno ka pinalagay ng Diyos. Obviously, hindi totoo yun ha, pero kunwari lang. Pagpalagay mo, ang Diyos ay ginawa ka para later, pag namatay ka sa impyerno ka, nagawa ka pa ng mabuti? Baliwalaan eh. Nagawa ka pa ng mabuti? Kung sa impyerno ka rin pupunta? Maganda yun. Kasi nga, hindi ka naman pupunta doon, di ba? Pero isipin mo yung logic,
Okay, kasi nga mali ito eh. Hindi nga tinaniwala si Livia. Sinasabi ni Calvin, ito pala. May visual tayo dito. Ito si Calvin. Ito si kabaligtaran ni Calvin. Okay, hindi natin pag-aaralan sila ngayon. Basta sila yung kalaban doon ng Calvinism. Magkabaligtaran daw yan, ha? Pero itong nasa gitna, ito yung tama. So, parehong mali yung nasa dito. Parehong mali yan, ha? Mali yung Calvinism. Yung pag-aaralan natin ngayon, kasi itong Arminianism, mali din yan. Ah, may dinuturo ko, baka mali. Tama. Okay. Tama. So, isa yan sa mga panglito ni Satanas na parang, ano gusto mo? Coke o Pepsi? RC. RC si Ma'am Joanne, di ba? Pero pag pinapili ka, hindi, Coke o Pepsi lang. Ang nangyayari doon, wala ka na yung choice, di ba? Yan ang ginagawa ni Satanas minsan, madalas. So kaya ngayon, tinuturo ko sa inyo yung tama. Ito yung sinasabi ng Bible, nasa gitna, ito yung tama. Si Satanas, tatago to. Sabihin nila, ito lang, mamili ka lang sa dalawa. Anong gusto, mamatay ka na sa loob ng 24 hours o sa loob ng 10 araw? Ayoko mamatay eh. Wala ba akong pagpipili ang iba? Diba? So, anong gusto mo lason? Yun nga, mamatay ka ng isang araw o tatlong araw? Ayoko ng lason. Inasagot. So dito, yung tamang sagot, ito yung pag-aaral natin, ikukumpara natin dito. So ito medyo hindi natin tatouch, pero minsan matatouch natin to. Okay? Basta ito mali din, pero ito yung kontra-kontra dito sa Calvinism. Kontra to dito, pero actually ito to. Yung sinasabi ng Bible. Okay? So, ano pa? Tagalog ng justice. Okay, ito pa yung ano, just, pag sinabi naman just, ay guided by truth, yung justice, ayun yung sistema. Yung just, adjective yun sa either sistema or tao, okay? Pag sinabi nga just person, mabuting tao yun, okay? Patas yun. Yun ang gusto natin, mga Kristiyano, dapat ganun. Minsan hindi, pero positionally, actually, ganun tayo, just. Sa tingin ng Diyos, tayo matuwid, okay? Guided by truth, ano yung truth? Katotohanan. Gusto mo, totoo, kaya iba sa atin, may narinig ako, sabihin ko na rin sa inyo, yung iba, para alam nyo. Yung iba, sinasabi, si pastor daw, ganyan, masama daw ugali. Yung iba, hindi daw umatin dito kasi nagbago daw yung attitude ng anyak nila. Nagmumura daw, nagmumura ba ako? Okay, ginagamit natin sa tama, amen? Pag nagagalit ako, nag-preach ako dito, hindi ako galit sa inyo. Galit ako sa bata, pagalitan ko to. Hindi ganun. Pag may ginawa yung batang mali, tinuturo nating mali yung bata, matuto siya. Magkaiba yun. Kaya ito sabi nito, ano ba ito? Totoo. Ba't si Paso sumisigaw? Ay, ganun ang preacher. Si Jesus, ganun. Si Isaiah, ganun. Jeremiah, ganun. Mali yun. Sino magkasabing mali yun? Hindi, kung kahit sino ka pa dyan, hindi mo pwede sabihin mali yun. Example ni Jesus yun. Amen? So, kayong mali. Yan yung sabi ko. So, gag-guide tayo ng truth. Ano ba yung katotohanan? Yun ang ginawa natin. Just tayo. Okay? And then, reason. Ibig sabihin, nagdadahil lang kayo. Eh, basta, galit ako. Basta, ayoko. Basta, gusto ko. Yun ang mali. Pag just person ka, tinitingnan mo lang, pasok po. Ay, yun sa... ating guest speaker. Yeah. Kasama ka, sir? Hala. Hala, okay. Testimony sa Alex namin, ha? Saglit lang. Tapusin ko lang yung definitions of terms. Ano ka, sir Alex? Ano ka, sir Alex? Whole day ka? Oo, mga 11. 11? Hindi ka nakain? Sige. Okay. So, reason, nagdadahilan ka. Tandaan niya, mga bata, alam na alam niya pag mali ka na. Pag nagsabi ka, ba't mo ginagawa yan? Basta. Or secret. Ba't mo ginagawa yan? Secret. Ayoko na matend. Bakit? Kasi, fill in the blanks. Meron kang dahilan na alam natin dapat nasa tahanan tayo ng Diyos, nag-aaral tayo. Maraming hindi minsan, may sakit ka talaga eh. Pero, di ba, wala kang dahilan, kaya ang gagawin mo, secret, mag-isinungaling ka, or sabihin mo, basta. Wala ka ng dahilan. Okay, mali yun. Ang taong just, magre-reason niya, magra-rason yan. Pag pinakinggan mo yung kanyang rason, malalaman mo yun kung tama yun o hindi, di ba? Pag ayaw na magrason, malamang sa hindi, mali na. Hindi lagi rin. Minsan kasi ibang tao, hindi makapagrason, lang yung mga bata. Minsan, basta.
So, pero most of the time, especially mga adults, pag ayaw mo na mag-lason, mali ka doon. Justice, yung nabanggit kanina. Fairness. Alam niyo yung fair, di ba? For example, dito, pinakain ko yung mga lalaki, yung mga babae, bahala kayo. Ay, unfair. Di ba? Alam niyo na yung fairness, di ba? Ang Diyos hindi pwedeng ganun. At hindi talaga siya ganun. So, tayo rin, pag sumusunod tayo sa Diyos, hindi natin ganun. Ay, ito, kaibigan ko to kasi ano siya, long hair. Ito, ayoko dito. Yung mga ganun dahilan, walang kakwenta-kwenta. So, ano hindi yung fairness, ha? Conforming to a standard of correctness. So, ang na-introduce dito sa second line ng definition is yung standard. Okay, yung correctness, parang yun na yung truth, reason, di ba? Yung standard, yung sabihin, may nagtatalaga kasi niyan. So, ito yung uso sa ano ngayon, yung COVID, di ba? Kaya kahit mga pastor na hati dyan, ito sinabi ng gobyerno eh. No, ako susundin ko lahat ang sasabihin ng gobyerno kung tama. Intindihan nyo yun? Alam mo, standard, for example, ganito. Ang isang metro ay ganito ka taas. Ah, ganito ka haba. Sabi nung, ni Sir Alex, sabi, ganito ang isang metro. Sabi ni Brother James, ganito ang isang metro. Sino susundin mo? Aalamin mo kung sino susundin mo. Kasi magkaiba sila ng standard. So, hindi, ito yung tama. Hindi, sabi niya, ito yung tama eh. Eh, sino tama? Alamin mo yung tamang standard, at pag alam mo na yung tamang standard, dun mo ikumpara yung sarili mo. And then yung standard, mga bata. Pag nagkaiba-iba tayo ng standard, sino susundin natin? At the end, ang Diyos. Kaya, alamin mo, ano ba sinabi ng Diyos? Ngayon, yung metro, ano pa yan eh? Pinag-usapan lang yan ng France, saka US. Okay. Anyway, saka na yun. So, standard of correctness. At sabi doon, conforming. Kasi sumusunod ka. Kung sumusunod ka, just ka. Tagalog, matuwid, mabuti, tama, patas. Ganyan ang Diyos at yung mga sumusunod sa Diyos. Ngayon, ang tao, hindi laging nakakasunod sa Diyos. Okay? Natindihan niyo yun? Kaya sabi ko kanina, pag si pastor may mali, huwag mo sundin. Pero alamin mo kung mali ba talaga o baka ikaw ay mali, di ba? So, natindihan niyo yung just? Okay, isisa natin ito eh. And then, Genesis 6:9. Ito na yung mga example verses natin na para i-define ng Bible mismo yung kanyang terms. Ito ba'y sabi? Kilala niyo si Noah? Ang sabi dyan, these are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Kitang-kita mo na agad definition ng just. He walked with God. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos ganyan, ganun gagawin niya. Alam niyo yung ark, di ba mga bata? Wala pang ark dati, wala pang baha dati. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka, ganitong sukat, sumunod siya. Tama ba yon? Kung di siya sumunod, patay sila lahat, pati tayo. Diba? So, yun ang tama. Lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Nabanggit ko na rin yung word na kalooban. Mamaya, mabanggit natin yan. Sabi diyan, perfect. Again, di yan sinless perfection. Walang taong sinless perfection. Lahat nagkakasala. Pero, by the way, bibigyan ko yung copy nito ha, pero gusto nyo mag, ano, okay lang. And also, ang rule pala today ha, pag may tanong, shoot lang agad, okay? Gusto mo yun, basta, basta! Pwede na agad magtanong, seminal kasi ito eh. Okay, next, Leviticus 9:36, just balances, just weights, and just ipa, and just hin, shall ye have, I am the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt. So, tatlo, apat na beses, di ko na-underline yung isa. So, apat na beses sinabi yung word na just. Ang ibig sabihin ng just, sabi natin kanina, matuwid. E, paano naging matuwid yung balances? Pag sinabi yung balance, yun nasa background. Nakikita niyo yung background? So, dapat yan patas. Iba na kasi yung ano natin ngayon eh. Ang timbangan natin. Pero dati, timbangan nila ganyan. So, meron akong weight. O, 1 kilo sabi ko, lalagay ko sa kabila. Tapos titimbangin ko ngayon yung bigas. Ilalagay ko sa kabila. So, dapat mag-balance yung ganyan. Okay? May mga mandurugas, mandaraya, okay? Minamanipula nila yung balance, kaya nangyayari, nakakabenta sila ng mas konti, kumikita sila ng mas malaki. Intindihan nyo yung mga bata? Nakakasunod ba lahat? Intindihan nyo yung balance? Importante ito eh, na yung concept. Thank you po. Hat yan. Ba't hat? Ah, sige.
Hindi na kasi uso ngayon ito eh. Sa text. Ano sa text? Okay, sa text daw. Sino nagte-text pa ngayon? Pag yung mga folks, ano yan, di ba? Hindi ka nang bibilang. Pero bata kami ba, dinibilang yan eh. Dangkal. Dinadangkal. So hindi sa amin na, isa, dalawa, tatlo. Ganun nga yan eh. Dito, tsa. Di ba? Pag madugas yan, naggaganyan, i-skip niya, di ba? Sa bango, ganun din. Pag madaya, di ba? May nabalita dati yung exchange na, di ba? Yung mga nag-exchange ng pera. Yung pato, malambot. Ayan, isa, daro. Anyway, so yan ang dayaan, mga bata. Ha? So, sino madaya dito? Sinong gusto ng kalaro, madaya? Wala, di ba? Kasi ang saya ng laro pag naglalaro tayo, abul-abulan, tapos, uy, magaling ka sa text. Tapos yung isa ng daya lang, nakakabwisit, di ba? Ganon din sa ating buhay lalo. Kaya ang gusto ng Diyos, tayo ay just, ang Diyos ay just. Kaya sabi yung weight, yung balance, yung ipa, pang sukat lang po yun, parang kanina kinainan nyo, ifa and hin, ye shall have, para ikaw ay maging just din, okay? Gusto natin maging just tayo. Next, mga Bible verse lang po ito para tumatak sa utak niyo, mga bata. Kayo naman magbasa. Ready, go. Judges and officers shall thou make thee in all thy gates, which the Lord thy God giveth thee, cure all thy crimes, and they shall judge the people with just judgment. Okay, this time iba naman. Kanina is yung tao ay just, and then yung pangalawa is yung ang justice, yung mga balance mo. This time, sinasabi nila, yung mga judge, yung mga maghuhusga, yung lagi ko kinakwenta sa soul winning, di ba? Kunwari ako, pumatay ako ng 100 tao. Dapat may parusa para may hustisya, di ba? Eh kaso, kinulong lang ako ng 2 araw. Tama ba yun? Di ba? So, hindi pwede yun. Dapat kung mabigat yung kasalanan, mabigat yung parusa. Yung sinasabing justice. Dapat judge yung judgment mo. Kunwari naman, ano ba yung nangyayari madalas sa inyo, pinagkakaguluhan? Ito last time yung ano, parking eh. Yeah, alam ni Sir Alex yan. Diba? Lahat kayo, pinagpahalaan na kayo. Kaso, yung space, mahal yun eh. Diba? So, ang gagawin? Mag-aaway yan. Ba't ka nagpapark dito? Eh, pareho tayo may sasakyan eh. Nakaharang naman sa ano ko eh. Mag-aaway na yan. So, sino mag-uusga doon? So, dapat may mag-judge doon eh. Dapat, anong tama dyan? Eh, huwag mong harangan. Hindi siya makakalabas eh. Di pasan pa yun. Ang kalsada ko, di maalam yung sasakyan ko, di ba? Ano mamadalas pinag-aawa niyo, mga bata? Sige nga, bring up nyo. Yung kailangan, yung papasok na yung magulang ko, huwag kayo mag-away. Ha? Sino maghuhugas? Kumain tayo, si nanay nagluto, si tatay nagtrabaho. Ang lalaki na nung anak kong babae, ano, mag-ML na lang. Sabihin, ay tatlo sila, kunwari na lang, si Jana, si Jamie, at si Salin, kunwari. Sino maghuhugas? Hindi naman pwedeng sabay-sabay. Okay? Jack and Poy, or yung magaling dyan, sabihin, round robin, di ba? Ikaw ngayon, binanggit sa akin na dyan eh. Yung isa, tanghali, isa umaga, isa hapon. Eh, minsan lugi yung tanghali, di ba? Anyway, nasa inyo na yan. Ano po? Dinner yung lugi. Okay. So sa inyo, nag-aaway ba kayo magkakapatid? Sina Cassandra, marami silang magkakapatid eh. Nag-aaway ba kayo? Hindi. Wow, bait. Totoo ba yan? Ayun, dalawa lang. So yung iba nag-aaway, iba hindi naman. Ito na sina Stephen, minsan. Ayan. So ngayon, pag magaling yung judgment ng judge or yung ruler, tatay, nanay, magiging maayos tayo, di ba? Pag hindi, nagkakagulo tayo. Hindi mo alam ba't nagkakagulo? Si tatay pala, di marunong. Kahit sa office na, ganun eh. Sa office naman, yung magagaling, di napapromote. Yung hindi, nag-cost ng problema, napapromote pa. So, kailangan maganda yung judgment. Okay, hindi ko na isa-isahin to dahil napakarami ito, pero bilisan ko na lang. Kayo ulit, by the way, si Sir Alex, ha, yan ang ating special guest.
Friend natin yan. Friend na friend. Okay. Testimony siya. Walang kinalaman sa Calvinist, pero maganda pa sa mga bata. Okay? And then, pakibasa kayo ulit. Ready? Mga lalaki naman, pakibasa. Malakas. Ready, go. Gumaganda, no? So, this time naman, and term actually dyan, altogether just. Ano sabihin na yun? Minsan, kunwari, naging patas ako sa isang bagay, naging patas ako sa pangalawang bagay. Pag pinagsama mo yun, parang hindi patas, ha? Entindihan nyo ba yun? Kunwari na lang, sa tabaho na lang, ulit. Kunwari, pinumod ko to kasi magaling to sa ganyang bagay. Tapos ito, magaling din. Pinumod ko rin. Yung iba, baliwala na. Tama ba yun? Tama yung mapromod yung magaling. Pero minsan, nagtrabaho din yung iba. At pag, ano ko, collective, di ba? May nabalitaan lang sa isang boss. Nakalimutan ko eh. Yung ginagawa pala ng MVP, maganda pala daw talaga yun. Yun sabi ha. Sino ba yung narinig ko? Basta yung isang yun, yung boss na, alam mo siya, yung Bibo, Oppo, isa lang pala may ari niyan eh. Nag-diversify tapos, biglang magaling yung boss eh. Nagpapabonus siya, kung kumita tayo, lahat kayo meron. Ang ganda daw pala yun. Yung sinasabi kong all together, just ibig sabihin, nagtrabaho din sila kahit hindi sila masyadong magaling, at least di sila nagloko, di sila umalis. So para everybody happy, may ginagawa yung ruler, yung boss, or yung ano, para yung judgment natin, all together, just then, di okay, masaya tayo lahat. Amen? At yun yan, sinabi doon, magaling eh. Halos natalo nila yung Samsung eh. Tsaka yung Apple pag pinag-combine. So, ang galing. So, by the way, ganun ang Diyos. Ano pa? Sabi niyo, the mouth of the just bring it forth wisdom, but the forward tongue shall be cut out. Mabilisan ko lang ha. Ibig sabihin lang yan, pag ikaw daw matalino at maayos ka, matuwid ka, yung iyong salita nyo pa lang, matutuwa ng iba. Kaya ibang mga leader, ganyan eh. Alam nila yan. Itong leader na ito, okay ito, hindi ito basta-basta nag-judge. Gusto niya yung pangkalata na makakabuti kasi matalino. At ang kabaligtaran naman noon, yung, basta, inabasa natin, di ba, si Roboam. Alala nyo pa yung binasa natin. Nagkagulo-gulo sila, ayos naman yung kingdom nila. Nagkamali lang siya ng isang judgment. Humiwala yung sampu. Kayo naman ulit, ready, go. House balance is abomination to the Lord. But the inulit yung kanina, diba, just wait. Pero yung kabaligtaran, gusto nating focus ngayon, ang kabaligtaran ng just wait is abomination, false balance. Okay, kinilo mo dun sa isang kiloan, 10 kilo, dun sa isa, siyam lang. Manloloko ka, amen? At sabi dito, abomination, nakakadiri ka sa Diyos, ayaw ng Diyos niyan. Galit siya dyan, di natutuwa ang Diyos. May business practice yan eh. Politically correct, ano? Term, hindi ganun. Eh, ganun talaga business. Nang iniisaan lang na hindi ganun. Galit ang Diyos dyan. Yung matindi, di ba? Lahat ito may kinalaman mamaya sa Calvinism. Tandaan nyo lang yung mga terms. Ako naman, sabi dito, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and the good and sendeth rain unto the just and to the unjust. So ito naman yung idea na ang Diyos minsan, huwag kang maingit sa Diyos, bakit yung iba magnanakaw, binigyan pa rin ng ano, ba't di nilang pinatay ng Diyos? Sinasabi naman dito sa verse na to, mayroon talagang loko-loko, may unjust, may just, pero may pagkakataon na inahayaan lang ng Diyos yan sa lahat. Okay? Later yung judgment na malupit. Okay? So okay, makinig lang kayo para ano, pero mabilis kayo magsulat. Bibigyan ko kayo ng kopya, huwag kayo masyadong ano. Mas maganda yung makinig lang. Especially. Next is, yung mga babae naman. Ready po, go. Wherefore the law is holy, and the commandments holy, and just, and good. Pansinin nyo, yung mga kaparalel ng just is good and holy. At ang sinasabi dyan is yung Romans 7 po kasi, yung iba kasi nagtatanong, parang di naman patas eh. Sinasabi ng Bible, ang commandment, okay yan. Kaso nga, nakapag hindi natin ma-fulfill yan eh. Kaya parang napasama tayo sa batas. Pero pinapaliwanag niya, yung batas lang, maganda yan.
Okay, hindi natin mag-ano dun ha. Pero basta ang gusto ko lang dito, yung holy, 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 just, good. Magkakasama yan. Okay? Okay, tapos na tayo doon. So, bakit nag-aralan natin yung word the just? Kasi yung Calvinist, ganito ginagawa nila. Ang ginagawa ng Calvinist, dahil sa kanilang malinturo, ang nangyayari, ang Diyos na pinakabanal sa lahat, alam nyo nangyayari, ginagawa nila. At tinuturo nila, in effect, ang Diyos ay hindi just. Ganon sila. Kaya yung tanong ko siya kanina eh. Ikaw, gusto kita sa langit. Ay, salamat po. Ikaw, gusto kita sa impyerno. Kaya yung iba ganun. Kaya iba, pag narinig nila yung Calvinism, tapos pinaniwalaan ng totoo yun, yung iba ganun sa Diyos eh. Lokoloko yung Diyos siya, ayoko dyan. Eh, samantala, hindi naman lokoloko yung Diyos, ang lokoloko yung false teacher. Okay, ang Diyos ay banal. Pero pag meron tayong mga ganitong kaaway, kawawa yung mga tao. Okay? Pangalawang salita, whosoever. Napaka-basic dito. No? Sinabi whosoever, parang whoever. Kahit sino. No matter who. Okay? Hindi niya sinabi kung sino. Basta, hindi ko sinabing isa, hindi ko sinabing dalawa, hindi ko sinabing marami. Nasabi ko lang, hindi ko ni-specify, pero basta. Kahit sino. Intindihan? But ngayon, ilan tayo ngayon? 100 tayo. Sinong makinig? Kahit sinong makinig? Magpapalain, matututo. Alam ko ba kung sino may kinig? Mabibilang ko ba yon? Hindi ko alam, hindi ko sinabi kasi hindi ko tukoy sa ngayon. Pero alam ko, yung nakikinig, matututo. Okay? Kahit sino. Okay? Sabi nga yung mga verses. Yung will naman, gusto. Okay, ito sa kahit nung bata ako, yung will niyan, dinefine lang yan mga teacher ko, yung sabihin lang yan, mangyayari in the future. Tama naman yun. Pero actually, hindi rin. Hindi kompleto yun. Okay? Ang kompletong definition ng will is gusto mo. Kaya pag sinabi, I will go to the market, ginusto mo yun. Lalo pag adult ka, di ka naman pinilit, di ba? So, kaya ako mapupunta dun mamaya kasi ginusto ko muna yun. Yun ang sabihin ng will. Okay? Matuto na kayo mga bata. Rosan, ayaw mo yan. Labanan mo. Busog ka, di ba? Will is wish. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Yung desire. Ganun din. Gusto ko. At therefore, yun ang pipiliin ko kasi yun ang gusto ko eh. Diba? Yan. The ability to choose. Sinong walang ability to choose dito? Ang tawag dyan, robot. Okay, mamaya punta natin yung robot. Nakakatawa yun eh. Alam nyo may robot? Sino robot dito? Tao kayo, diba? Pero lalo nung mga panahon namin, sample lang ko kayo ha, sige. Sample lang kayo ng robot. Tell me a joke. Eternity. Gets na ba? Ah. What do you get when you cross a sheep with a kangaroo? A woolly jumper. Hindi, di ba? Okay, so sinample lang ko lang kayo ng kinausap ko yung TV, di ba? Nag-joke siya. Ibig sabihin, tao ba siya? Ang tawag dyan, robot. Okay, ibig sabihin niya, wala siyang utak. Bakit niya nakapag-joke? Naka-record na yun. Okay, parang rep, pag pinatay mo rep, patay. Yung ilaw, pag pinatay mo, patay. Pag binuhay, buhay. Ito, medyo komplikado lang. Pinoprogram yan eh, amen. Okay, AI na yan eh, halos. What's the weather today? Koconnect lahat yung ano yung data na kailangan niya, sasabihin siya. Pero still, robot yun. Hindi niya pwedeng mag tell the weather today. Ewan ko. Oh, tulog pa ako eh. Hindi siya mapag-decide doon. No? Kaya ayaw kitang kausapin. Pwede ba yun? So, hindi siya pwedeng ganun. Gagawin niya yung gagawin niya kasi nakaprogram siya ang gawin yun. Parang switch na pag pinatay mo, patay. Pag buhay, buhay. Hindi mga bata. Electric pan, buhay. Isang hatak, number one. Dalawang hatak, number two. Mas mabilis. Gusto ko mang mas mabilis. Tatlong hatak. Sunod lang na sunod yung electric pan sa akin, di ba? Hindi siya nag-iisip. So, pero ang tao ay may sariling kagustuhan. Kahit paturuan mo yan, may mga taong
Ayoko, basta. Okay? Namimili kayo. Napakasimpleng katotohanan niya. Alam niyo yan, di ba? Ability, kagustuhan, kalooban, pagpipili. Okay. Last is the word believe. Very basic. Sino ligtas na dito? Siguradong ligtas. Paano ka naligtas? Those. Bata pa to eh. Nakikitaas lang yan. Si Cassandra, paano ka naligtas? Ligtas ka na ba? Anong ginawa mo para maligtas? Ha? Hindi na, joke mo ako ha. Si Juliana, ligtas ka na ba? Anong ginawa mo para maligtas? Tinanggap, di ba? Paano mo tinanggap? Kasi may nag-preach sa'yo, namili ka. Okay ba yun? Hindi. Ay, mukhang okay. Tinanggap mo yung sinabi sa'yo, di ba? Tanampalataya kay Jesus. So, ganun ang ginagawa ng kahit mga batang katulad nyo. Tayo ay pumipili kanina, and then ngayon, manampalataya. Ano yung pagsinabing believe? To consider, to be true, or honest? Tagalog, maniwala, magtiwala, manampalataya. Kasi lahat ng naririnig nyo, hindi lahat yan tama. So, pipiliin mo yan. Yung bata, medyo madaling maloko kasi bata pa eh. Pero hindi rin, pag matalinong bata, di ba? Kaya ngayon, tinatanim natin sa inyo yung katotohanan eh. Alam nyo, yung lagi ko sinasabi sa inyo, yung iglesia ni Manalo, alam nyo yan, di ba? Ano sinasabi ko sa iglesia ni Manalo? Sinisiraan ko ba sila? Matagal na silang sira. Inasabi ko sa inyo yung totoo. So, magde-decide kayo. Yung pinaka-pinaka nila dyan, yung si Cristo ay tao nga lang, di ba? So, totoo ba yun? Ang dami natin pinag-aralan, si Cristo ay Diyos, malinaw. Kasi sila ipipili nila, si Cristo ay tao lang, si Cristo ay tao lang. So, pag naniwala ka doon, naloko ka na. Okay? So, kaya huwag kayo magtitiwala sa iglesia ni Manalo. Amen? Amen. Kung matalino kayo. Anyway, sabi siya, to have confidence in the truth, the existence or reliability of something, although without absolute proof that one is right in doing so. Yun yung sabi natin, hindi naman kailangan na nagkamali kayo. Katuloy itong mga ito, may mga kaibigan po tayong Calvinist. Alam nyo ba yun ako, may kaibigan akong Calvinist. At pag tinatanong ko, ang tao ba may kaya niya mailigtas sa sarili niya? Yun yung tatanong sa akin. Siyempre, alam nyo na yung sagot doon, hindi. Agree ako doon. Kasi iba sumobra, sabi nila, walang parte ang tao sa kaligtasan. Kahit manampalataya, ang Diyos ang gumawa. Ay, pambira, ano. Doon ang nagkamali. So, anong gagawin natin sila? Dahil pwede silang magkamali, tayo pwede magkamali. Kinakausap natin sila at ina-explain nila natin sa kanila yung katotohanan. Ngayon, pag sinabi mo yung katotohanan sa kanila, sinabi sa'yo, maniniwala ka ba o hindi? Maniniwala ka ba o hindi? Mamimili ka pa rin, di ba? Ayun yung kaninang will. So, pero pag naniwala ka, alam mo ba lahat-lahat ng bagay patungkol doon sa pinaniwalaan mo? Hindi, di ba? Andaan niya, mga bata, ha? Lagi example natin yan, gamot. Okay? Sabi ng nanay mo, naulanan ka, sakit ng ulo mo. Anong kang bahay, Jessic? This message is brought to you in part by bahay, Jessic. So sabi, ano ba yan? Ano ba yung kulay orange na yan? Gagaling ka dito. Alam mo ba kung anong laman ng bahay, Jessic? Mo sa paracetamol. May ano pa yan eh, may chemical compound pa yan, hindi ko rin alam. Pero dahil yung maraming tao, nanay mo, yung kapitbahay nyo, naniniwala dyan, subok na yan, pati yung commercial, ingat. Diba? Ah, sige, inom na. Eh, ininom mo ngayon, gumaling ka. So, kahit hindi mo alam ano meron doon, para gumaling, naniniwala ka na doon, diba? So, ganun po ang belief, hindi mo kailangan alam lahat, pero may alam ka. Alam mo na sinabi sa ng nanay mo yun na mapagkakatiwala na dahil mahal mo yung nanay mo. And then again nga, yung experience mo. So, naniniwala ka na doon. So, alam na natin yung ibig ng believe. Ito ngayon yung mga verses na malinaw. Inuuna natin yung mga malinaw na verses. Para mamaya yung Calvinism, pupukpukin natin. Okay? Pupukpukin natin ito hanggang bumaon sa lupa. Ang sa impyerno, okay? Ito yung malilinaw na kahit sino, sabi na salita ng Diyos, kahit sino ka ba, at pag ginusto mo, pag sinabi ginusto mo, ibig sabihin, pinili mo yon. Amen? Kayo magbasa, mga lalaki ulit. Ready? Deuteronomy 18:19.
Okay, so ito po ay medyo mababa muna, hindi pa sa kaligtasan to. Pero sabi, ang malinaw, sinasabi dyan, pag ikaw ay hindi mo ginusto kasi will not hearken. Kasi hindi nakinig. Alam niya mga bata, di ba? Sermon natin, madalas may sermon in the sermon kami dito, sir. Eh. Kasi ibang bata, makulit. Sabi ko, makinig! Mais ng upo! Ginagawang iyo. So, pinipili mo yon, di ba? Pero ginagabayan ka. Sinasabi sa'yo dapat mong gawin, pag hindi mo pa rin ginawa, hindi mo ginusto yon. So, kaya sabi dito, mababawang ko na lang ha, siyempre, pag sinabing I will require it of him, ibig sabihin, singiling ka niya. Ni-specify ko ano yung problema, tsaka yung mga parusa, hindi ni-specify, pero sigurado yari ka, yun ang sabihin. Mga babae, makibasa po sa Matthew 16:25. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Medyo malalim, pero basically, ganun pa rin. Pag ikaw daw, sinasabi ng Diyos, katulad yan, pag nag-soul winning tayo, anong ginagawa natin? Nakikita niyo yan, di ba? Kaya maganda, nakikita niyo lagi yan. Wala tayong pinipili dyan, pero ask natin sila, Nay, Tay, Ate, Kuya, pwede ba? Sisharan ka namin salita ng Diyos para maligtas ka. Walang pilitan, di ba? Siya'y mamimili ngayon. Okay? Pag hindi siya nakinig, or dito naman kasi actually itong Matthew 16:25, may kinalaman niya hindi lang sa kaligtasan. Okay? Kaya yung may kinalaman sa kaligtasan, tsaka pwede din sa ibang bagay. And, para sa mga disipulo rin na minsan ayaw sumunod. Okay? Kasi sabi ko sa mga bata, ligtas ka na ngayon. Gusto ko pagpalain ka ng Diyos, may iba ka pag gagawin. Okay? Iba yung ligtas, iba yung pinagpahala ng Diyos sa lupa. Okay? So magsipag ka, manginig ka lagi, magtapat ka sa Diyos, may iba pang blessing. Ayoko, okay na sa akin dito, tutulog-tulog lang. Once a month lang ako mag-church. Pag gusto ko lang makinig, doon ako makikinig. Tama ba yun? Yun ang mangyayari talaga, kaya nga gustuhin mo makinig. Pag gusto mo nang makinig, eh, wala nang conflict, di ba? So, malinaw lang dyan again is, ginugusto mo. Pag ginusto mo, may karapatan ka, may kakayanan ka. Yan ang gusto ko sabihin dito. Nagustuhin, gumawa, at mamili ng iyong gustong gawin. So, hindi ko na i-belabor to, ha. So, sinabasta, eto, pero kailangan ko sabihin yung 32:17 dahil yun ang ating main verse. Ako na lang gabas sa Matthew 20:26, but it shall not be among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. Ito naman yung mga... Again, mga minister na, ibig sabihin, mga lingkod na ng Diyos, pero nagpapataasan. Okay? Ano yung nagpapataasan? Palakasan ng boses minsan sa mga bata. Dati may nag-ano dito sa akin, gusto ko ako yung leader dyan. Maganda yung aso. Gawin muna yung sinasabi dito. Sabi dyan, kung gusto mo maging mataas, ikaw ay maglingkod. Yun yung sabi ng mag-minister. Okay? Okay, ang gusto mo maging leader, maglingkod ka, mag-aral ka, magtiyaga ka, samahan mo yung gawain. Walang problema yung ano, leader, gusto mo, ikaw na lahat eh. Diba? The Revelation, kayo magbasa, lahat kayo, ready? Read. And the Spirit and the Bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst, come. And whosoever will, let him take the water of life. Ayun, binasa ko kanina, di ba? So, ang Diyos na nagsasabi sa iyo, lumapit ka sa akin. Yung bride, ito yung New Jerusalem. Gusto mo sa langit, gusto mo ng pagpapala, dito, tsaka sa langit, especially. Lapit ka sa Diyos. Kahit sinong gusto. So, ikaw yung mamimili, hindi ang Diyos, tama? May pinili na ang Diyos, lagi tama siya, ikaw, tama? Piliin mo. So, piliin mo yung tama. So, next. Hindi ko na isa-isayin to. Dali, ha? Kaya sabi natin kanina, whosoever believe, whosoever believe. Manampalataya, naligtas ka. So, hindi ka naligtas dahil hindi mo ginusto. At ang Diyos ay may gusto. Eh, ang Diyos lahat gusto maligtas. Ganun siya kabuti. Pero ba't di lahat naliligtas? Kasi yung tao, may party tayo, pagpili. Pag hindi mo pinili, hindi ka ligtas. Ganun lang kasimple yun. Napansin nyo, ang dami na, in-skip po na iba. In-skip po na kasi medyo ano na eh, nakaka-ano na. Sabihin, kahit sa Bible, andun siya. Ako na lang, sabi sa John 12:46, I am the light.
I am come a light into the world, that whosoever believe on me should not abide in darkness. So, this time, ito yung light tsaka darkness. Sinong gusto sa dilim? Sinong gusto din sa dilim? Patayin natin ilaw. Ako especially, di ako pwede dyan. Kasi, natutulog lang. Pag natulog, okay yan. Nagtatrabaho ka? Hindi pwede. Magbabasa ka? Hindi pwede. At ang Panginoong Jesus, yung light. So, kaya kailangan manampalataya ka sa Kanya para hindi ka sa kaldiliman. Again, matalinhaga yun, pero doon muna tayo. And then, ganun din to. Kaya, sino manampalataya daw? Eh, papatawarin. Okay? The same lang. Okay. Kayo naman ulit. Para lang matatag sa atin. Ready? Romans 9:30, go. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. So, yun yung verses na sinasabi, tinutukoy si Jesus Christ. Yung iba, natitisod sa kanya, ayaw siya. Gusto nila, iba yung expectation nila kay Jesus. Sabi dito, whosoever believe, kahit yung expectation mo ay iba. Pero yan ang nga nangyari, si Jesus ang binigay, gusto mo ma-liberate yung country niya, pero hindi ganun ang gusto ng Diyos, hindi ganun yung plano niya. Binigay si Jesus para matay pa sa atin, ang niligtas muna yung kaluluwa natin, yung earthly kingdom, mangyayari yan o hindi, regardless na yun, hindi natin po natin sa atin yun. Pero sabi dito, whosoever believe ulin, niwala kayo. Ako na lang ulit, kumakain kayo eh. For the scriptures say it, whosoever believe on him shall not be ashamed. Lagi natin binabanggit sa soul winning kasi kala ko ba naniniwala ka, ba't ka nahihiya? Okay? At mapapahiya, dalawa kasi yung ashamed dyan eh. Mahihiya at mapapahiya. So, pag nananampalataya ka, hindi ka mahihiya at mapapahiya. Kasi ang Diyos ay di-deliver niya. Ibig sabihin, gagawin niya yung dapat niyang gawin. Hindi ka mapahiya. Romans 10:13, for whosoever shall call. Ganun ulit, kahit sinong tumawag. Basta tumawag ka sa Panginoon, maliligtas ka, ba't ka tatawag siya, naniwala ka. Anong palataya ka? Last, 1 John 5:1. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth Him that begat, loveth Him also that is begotten of Him. So ito naman yung, again, namimili tayo, si Jesus andyan. Paniniwala mo ba siya o hindi? Yung nasabi lang niya na pag naniwala kay Jesus, mahal mo rin yung Ama. Okay? So, sinong mahal niyo lahat ng tao? Sino dito yung mahal mo lahat ng tao? To some degree, di ba? Pero hindi lahat dapat eh. Ako, hindi ko mahal yung mga bakla eh. Yung mga batang bangla, ano pa yan? May pag-asa pa yan. Kaya mahal natin yan. Sineshara natin sa lahat ng Diyos. Pero yung matatanda na, pumatol sa kapwa nila, hindi ko mahal yan. Hindi sila mahal ng Diyos. Amen? Kaya yung pagmamahal, namimili tayo yan, alam nyo yan. Sinong pangakasalan ko? Si Aida, si Lorna, o si Pe? Ganun yan eh. Namimili ka ba? Hindi. Ay, basta na, anong, nalid na lang ako dito eh. Namili ka pa rin. Hindi pwedeng tatlo, kaya isa lang. Kaya mahal mo lahat, namimili ka pa rin ng isang pinaka, di ba? Ganun din ngayon. Kanina, nakikinig kayo. Pipiliin nyo pa rin bang makinig ngayon? Mag-aalas 10 na? Namimili kayo, di ba? So, sana na-dig-dig na natin yun. So, ngayon, this idea naman ang key. Tapusin ko lang to, and then, dali lang ha. Okay, tapusin ko lang to, and then, testimony ni Sir Alex muna. Okay, pero malalim to. Nakikita nyo ba yan? Ano nakikita nyo, mga bata? Susi. Ano yung susi? Ang bukas. Pag wala yung susi, hindi mabubuksan. Okay, unless mas malaki kang susi. Sirain mo yung lock. Pero assume natin, hindi mo kayang sirain yung lock. Hindi ka makakapasok kung wala yung susi. Lagi yan, no? Talinhaga rin pag sinabing itong susi ng pagpapala. Ibig sabihin nung, kung wala ka no, wala yung pagpapala. Pag sinabi namang, okay, hindi ko na tagalin ha. Kunwari, yung iba, may yung rep nila, may susi. Sina, may ganun ba kayo, sir? Wala naman. Dati, mayroon. Dati. Yung mga misa, malaking pamilya, tapos, alam mo na, budget lang.
Hindi pwede yung kain ng kain. Yung mga anak ko, pinatuluan namin yun na magpaalam, okay? So iba, sobrang ano, nilagyan nila ng susi. Walang susi, walang pagkain. Naitindihan nyo na mga bata, ha? Ito yung gusto kong sabihin, especially dito sa bagay na to, sa Calvinist seminar natin. Kaya galit tayo dito, okay? Ito sabi sa Bible. Hindi ko nalagay yung ano. Wala yung verse. Pero ito sabi sa Matthew to. Si Jesus na nagsabi nito. Tayo basa. Ready, go. Woe unto you, lawyers, for ye have taken away the key of knowledge. Ye enter not in yourselves, and them that were entered in ye. Okay, grabe, ganito. Ayoko ng pagkain. Balik tayo sa ref na may susi ulit, ha? May kandado. Ayokong kumain, pero iba gustong kumain. Anong gagawin ko? Ayan na sa akin susi. Anong gagawin ko? Ayokong kumain, eh. Ang tanongin mo, what's the password? Yan pala ang motor sa ating ngayon, ang password. Di ba, pain? Shadow akong ano, eh. Ha? Low-tech, eh. Itong problema sa mga lawyers, saka sa mga Calvinist at saka mga false teacher na to. Kung ayaw nila, ano dapat nilang gawin? Ibigay mo yung susi sa iba, di ba? Ayaw mo, di mo kailangan susi. Ang problema sila, may sinasabi ang Panginoon dito na actually dito lang po ito nabanggit. No? Ang dapat mong gawin sa susi, either pamigay mo or huwag mong iwala or huwag mong sirain susi. Nga lang kakain. Ang sinasabi ng Panginoon, ito, pagdating pa sa kaligtasan, ha, ayaw nilang pumasok, hindi sila makapasok sa langit kasi ma-pride sila. Anong ginawa nila sa kaligtasan? Sa tulo ng kaligtasan na simple lang naman. They have taken away the key of knowledge. Kasi kaya, inisa-isa po natin yun. Ewan ko, na-boring kayo. Sana hindi. Kaya inisa-isa yung justice, inisa-isa natin yung believe at yung will. Lahat po yun, kaya yung gawin yun. Kahit si Rosan, kaya yun. Hindi pa lang ata na-share si Rosan. Nasyado na ba siya, Rosan? Hindi pa kasi bago attend dito, eh. Ang bata pa. So, kaya mong maniwala? Kaya mong pumili? Kaya mong pumili? Kaya mong, ano ba isa? Alam mo yung mabuti at masama? That is yung basic, di ba? Alam mo yan, eh. So, ang ginagawa ng iba, ginagawang komplikado yung gospel, ang dami tuloy hindi naliligtas. Kaya sana maintindihan yung bakit galit tayo dyan at meron tayo isang buong seminar. Isang araw, halit magpahinga tayo ng holiday, tayo ay isang ano ako na nakatayo dito. Kasi importante yung topic na to, amen? At ngayon, anong gagawin natin sa kanila? Kukuhain natin susi, amen? At ang susi, nasa salita ng Diyos. At pag may susi na tayo, hindi lang tayo, pati yung iba, makakapasok na rin, amen? At ang kailangan natin doon, particular sa seminar nito, knowledge. Alamin natin yung mali nila, i-ano natin yung mali nila, i-expose natin para yung mga ibang tao ay pag nakinig nila yung Calvinist na yan, umpisa pa lang, reject na agad nila. Loko-loko ba kayo? Ano sinabi mo, pinili ng Diyos ang upunta sa impyerno, di ba? So, yan. So, sana nakuha nyo yun. So, this time, alas 10 na po. Yeah, sige. Mo. Saan nila kinuha yung pastor yung idea nila yun? Eh, maganda, no? So, ganito po yan. Ready, no? Basahin natin sa Bible. Saan sila kumukuha ng maling aral? Ito sabi dito. Ay, basa po. Ready, go. Mga finders, leaders of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Ayan, di ba basahin yung iba. Pero alam nyo yung Romans 1, di ba? Una, nilista dyan yung mga kasalanan lahat ng tao. Pero papunta ng papunta sa mga bangla, di ba? Naalala niyan. So, ibang tao, sobrang galit sila sa Diyos.
Katulad ng sabi natin kanina, ayaw nilang pumasok, nasusuri na. Tinapong pa nila para wala ibang pumasok. Tama ba yun? Diba? Sobrang wicked. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, nag-iimbento sila. Inasagot ko sa tanong ni Daddy, saan sila nakakuha niyan? Hindi mag-imbento tayo na, hindi mo nabasa sa Bible yon. Kaso, kailangan maging matalino ako, hindi ka ligtas, hindi mo naintindihan lahat. Kahit pa narinig mo na yung mga aral, ilang milyong beses mo narinig yan, magkakamali kasi yung puso mo, hindi tama sa Diyos eh. Akala mo yung aral-aral na yun, ang galing ng mga nag-preach, gusto ko rin mag-preach ako kahit di ako ligtas. So, mangyayari ngayon, hindi ka nakalain sa Diyos, may hindi ka maintindihan ngayon, kasi nga, hindi ka save eh. Iisip ka ngayon ng sarili mong paraan. Yun. At actually, meron kasi mga passage din sa Bible na ginagamit nila, hindi nila naintindihan, and therefore, ginamit nila sa ibang bagay. For example, itouch ko na rin, nabanggit na rin kasi Daddy. Ano yung mga mali nila last time, kanina? Na hindi nakakapili ang tao. Ganun na lang. Sa nila kinuha yun. Okay? Bigyan ko yun isang Bible verse. Actually, mamaya pa sana to eh. Pero, ito yung gusto ko dyan eh. Yung... Okay. Eh? Ano ba yun? Will not believe ata. Ye will not believe. Ano ba yun? Makita, basta mayroong mga tao daw na cannot believe yun eh. Alam mo yung bad? That ye might believe... So may mga tao pong hindi na nila kayang maniwala. Pwede ba yun? Sino yung mga taong hindi kaya maniwala? Natanong ko kayo kanina. Kaya niyo bang maniwala, Rosan? Kahit 10 years old lang si Rosan, kaya niya. Namimili siya, di ba? Ba't yung iba hindi makapili? Makita. Ba't hindi sila maka... Ba't di nila kayang maniwala? May tao bang di kayang maniwala sa kay Jesus? Sino? Yung mga tinatawag na tinata. Ito, hindi pa to reprobate, pero ano ba? Anyway, mamaya, pupuntahan natin yan, Daddy. Actually, dito yun sa Excel ko eh. Andaan nyo lang, mamayang hapon, iisa-isayin natin yung aral nila and yung ginagamit nilang verse. Hindi ko makita eh. Okay, basta ang tanong ni Daddy, bakit? Saan sila kumuha? Sa kung saan-saan. Minsan, sa mga pagano, lagi yung binabanggit natin yung bakit yung ibang Christian groups mayroong mga santo, di ba? Wala sa Bible yon, specific sinabi sa Bible yon, wag. Eh ba't nga ganun sila? Kumuha sila sa ibang place. At saan sila nakakuha ng place? May mga tao bang ganun bukod sa Christianity? Before ang Catholic, mayroon na ba ibang sumasama sa Diyos-Diyosan? Sino?
Yung mga anito, di ba? Sa Bible mismo, yung mga Udyo, yung mga kalaban ng Udyo. Meron silang mga Diyos-Diyosan. Kaya yung mga ayaw talaga sa tunay na Diyos, ay may Diyos din sila. Gayahin kaya natin, kaso baguhin natin. Yung Zeus naging ginawang Pedro. Yun daw yan eh. May mga katumbas yan. So sinasamba nila si Pedro, pero di naman si Pedro Diyos. Diba? Tapos may Nazareno, Jesus daw yun, pero hindi si Jesus yun kasi hindi naman longe si Jesus. Kasi yun, yun, may katumbas yun na pinanggalingan ng kanilang iniwalaan. So ganun din po yan. Ano pa? Sagot ko na ba de? Basta kinuha nila yung something else, somewhere else. Nilagay nila, sinama nila dito. Pananampalataya nila. Okay. Not necessarily, pero yung Catholic may talagang sariling Bible yan. Yung Calvinist, ang gusto nila nga sa panahon natin, ESV. ESV, kasi, pero hindi King James yung mga yan. Kasi kung King James yan, laglag na sila eh. Hindi sila sasuportahan ng King James. Okay, so tama yung magandang tanong yan, no? Mamaya, nasa joke ko yan mamaya eh, pero... Anyway, so this time, may question ba? Masalamat, ganun lang, tanong lang kayo kasi yan ang masaya pag nasasagot yung tanong mo, di ba? So this time, intindihan nyo yung Kita Knowledge.